Tinalakay sa pagdinig ng Committee on Poverty Alleviation ng House of Representatives ang House Bill number 4372, 6813 at 8040 nitong Martes, Mayo 30. Mga panukalang batas ito na layong madagdagan ang natatanggap na cash grants ng bawat kasapi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa buong bansa. Nais rin ng isa sa mga panukala na ganap ng maging bahagi ng Republic Act 11310 o Four Piece Act ang rice subsidy sa mga benepisyaryo na sinimulang ipamahagi ng DSWD dahil sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dulo ng pagdinig, nagkasundo ang mga komite na bumuo ng Technical Working Group katuwang ang ilang tanggapan ng gobyerno para pag-isahin ang tatlong panukala. Masaya ang samahan ng nagkakaisang pamilya ng Pantawid sa resulta ng pagdinig dahil makikinabang umano rito ang halos 4 na milyong pamilya na benepisyaryo ng 4Ps. Makatulong din doon sa amin, no, yung pagtaas ng grant, doon sa mga implementation. Maraming salamat po talaga. Sir Chair, I therefore move for the... Pero bago maisabatas, marami pang pagdadaan ng proseso ang mabubuong consolidated bill. Tingin ni Congressman Wilbert T. Lee ng Agri-Party List, bukod sa consolidated bill, na iba pang paraan para maibigay na agad sa 4Ps beneficiaries ang dagdag na cash grant. Pwede ba ang DSWD mag-request na ngayon pa lang? Sabi ng mambabatas, bagamat nakasaad sa 4Ps Act na pagkalipas ng 6 na taon o sa taong 2025 pa, pwedeng magrekomenda ang Philippine Institute for Development Studies sa 4Ps National Advisory Council ng inflation-adjusted value ng cash grant. Pwede umano itong gawing mas maaga dahil sa matinding epekto sa pamumuhay ng pandemya at inflation. Base sa 2021 poverty statistics na inilabas ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 18.1% ang poverty incidence sa bansa mula sa 16.7% noong 2018. Oh, nakalagay dito, Fitch shall recommend, but NAC has to ensure na kasya. Baka pwede pag-usapan ninyo and being the implementing agencies of 4Ps and DSWD, or pwede kayo na yung mag-initiate nito. No, para magbigay na kaagad natin, no, may sama natin sa NEP, may bigay sa GAA, may lagay natin at Congress, and I'm sure our colleagues here is very much willing na tumulong at may sama po ito na dagdag na cash grant, no, may bigay na agad natin ito, hindi mga taon, next year may sama na kaagad natin ito. Ang mungkahing ito ni Lee ay ilang beses na ring inirekomenda ng PIDS sa kanilang mga pag-aaral mula 2020 hanggang 2023. Sa pagtaya pa ng PIDS, humina ng 20% ang tunay na halaga ng perang natatanggap ng 4Ps beneficiaries dahil sa inflation. Kitang-kita na dito yung sinasabi ng PIDS, inuulit ko, yung 31,200 ang halaga ngayon ay 14,534 na lang. Halos kalahati na bawas. 750 pesos ang halaga niya ngayon, 906 pesos na dapat. So yung mabibili mo nung sa 750 pesos noon, mabibili mo siya ngayon, 906 pesos na. Isa rin umano ito sa dahilan kaya pumalo sa 76.6% ang 4Ps beneficiaries na food insecure o walang sapat na access sa masustansyang pagkain sa kabila ng natatanggap na ayuda. They not only are not given the proper nutrition, pero kulang sila kumain sa isang araw. Kaysa hintayin natin yung House Bill. Urgent na itinuturing ng komite ang dagdag na cash grant sa 4Ps beneficiaries. Kaya iminungkahi ng ilang mambabatas na idulog ito sa Legislative Executive Development Advisory Council. O yun, isa yun. Maganda po yun, di ba? Kasi para madinig din po ni Pangulo na talagang may problema. Bahagi diba? Ng LEDAC ang Pangulo. Kaya umaasa si Lee na malalagakan ng pondo ng gobyerno ang dagdag na cash grant habang di pa naipapasa ang consolidated bill.